Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Narito ng ating pakaabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Napag-alaman nga dito ni Carlos Benitez ang sinabi dito ni Chang Susan na nagbabago na nga daw di umano itong si Moira at nagkakaroon nga raw ng Bible study sa loob ng city jail. Subalit tila hindi kumbinsido itong si Carlos Benitez sa kanyang mga narinig dito nga kay Chang Susan dahil kilalang kilala niya nga ang galawan dito ni Moira dahil traitor nga daw ito. Lalo pat nalaman ngayon ni Aling Susan na magkakaroon nga raw ng palaro sa loob ng city jail at ang gusto nga daw kapareha dito ni Moira ay walang iba kundi itong si Lynette. At tumutol naman itong si Carlos dahil bawal nga raw na magkadikit itong si Lynette at Moira dahil alam niya na kumukuha lang daw ng pagkakataon itong si Moira upang masaktan niya itong si Lynette bilang ganti sa lahat-lahat ng mga pinagagawa nito sa kanya. Kaya nagkaroon naman ng takot at pangamba itong sina Chang Susan at Diyosa na dapat ay balaan nila itong si Lynette at ito nang si Annalyn. Dahil hindi na nila kabisado ang kilos di umano dito ni Moira. At dito nga na agad na nagtungo itong si Carlos Benitez doon sa city jail upang bantayan niya ang kanyang asawa na naroon. Sa kabilang banda, gusto sanang magsasalita dito ni Moira subalit maya-maya nga ay dito nakita ni Moira itong si RJ na papasok at papalapit dito kina Lynette at Annalyn ay may dala pa nga itong pasalubong at hindi nga natuloy-tuloy ang sasabihin dito ni Moira dahil kinakantsawa na siya ng kanyang mga kasamahan na inmates na hindi na nga raw tumakapagsalita dahil mas pinili nga raw ni RJ na lapitan itong si Lynette na kanyang kirida kaysa kanyang asawa. At tila nasasaktan at nagngingit-ngit naman ang kalooban dito ni Moira habang pinagmamasdan itong si RJ. At dito nga na sinabi ng kanyang mga kasama na bumaba na lamang daw ito sa stage dahil wala naman daw itong sasabihin at nag-aaksaya lang daw ito ng panahon. Subalit maya-maya nga ay dito na nga na nagpapahiwatig itong si Moira tungkol sa mga verse ng Bibles. At dito rin na sinabi ni Doc Remeneses sa kanila na kunting-kunti na nga lang daw ay mako-convince na siya na nagbago na talaga itong si Moira dahil hindi naman daw ito ganito noon. Lalo pat tila marunong na itong humawak ng rosaryo. At pagkatapos nga itong magsalita, kinuha naman ni Moira ang pagkakataong ito upang humingi nga nang patawa dito kay RJ at sa kanyang mga dating kinasangkutan sa Apex Hospital na hindi na daw siya nagiging maganda bilang boss. At dito rin na napaiyak naman ng husto itong si Zoe sa mga salitang binibitawan ng kanyang ina. At dito rin in-announce ni Warden na magkakaroon nga ng palaro. At sinabi ni Moira na sana daw pumayag itong si Lynette na kanyang makapareha. At ganun din itong mga ibang inmates. Samantala, nakaabang at nakahanda na nga itong si Madam Lutos upang isakatuparan ang kanyang plano na pagtakas upang mapuntahan naman niya itong kanyang anak na naroon nga sa Apex at nakahanda na nga itong operahan. At gustong mangyari ni Madam Lutos na bago daw itong maoperahan ay makakausap at makakasama daw muna niya ito. Subalit na makakita at makausap nga ni Lutos itong si Annalyn ay tila nabuhayan naman ang pag-asa na baka mahal din daw siya ng kanyang anak. Sa kabilang banda, hindi rin naman nagpapatalo itong si Irene at tila kinukulit pa itong si Doc RJ na mas marami daw siyang alam tungkol dito. At nagtataka naman itong si RJ kung sino nga itong si Irene. At dito na nalaman niya mula dito kay Chang Susan at Diyosa na ang Irene na ito ay dati palang ex dito ni Carlos. Kaya naman ang ating pakatutukan at aabangan kung ano nga ba mangyayari dito kina Lynette at Annalyn na ngayon ay masyado na nga silang nagtiwala kay Moira. Yan lang po at marami pong salamat muli sa inyong panonood. Bye-bye!